langsung nyumbang. Takut, thank you. Eh, yung mga pera ni Katrina, yung mga ari-arian niya. Wala na akong ari-arian si Miss Rodriguez. Naibenta na po lahat na ito at pambayad ng kanyang mga utang. Sinubukan ko na pong kumuha ng surety bond pero wala po talaga insurance company na gusto magbigay ng pera para lamang sa inyo. Wala naman po kasi sila makita ang kaibigan ninyo o katrabaho na handa maging guarantor ninyo. Paano kung wala silang makita? Maraming kaibigan si Katrina. Mga mayayama at makapangyarihang kaibigan. Wala na po silang lahat. Para sila mga ipis na nagsipagtago sa kanilang mga lugar nang malaman nilang may malaking problema. Wala naman po talagang pwedeng makakatulong sa inyo sa inyong kagipit na kundi sarili nyo lamang. Bebeng, himayin mo na itong sitaw. Bebeng! Pa? Ano ba yan? Eh, kanina ka pang parang wala sa sarili ah. Ano ba iniisip mo? Iniisip ko lang po si Rolly eh. Di ba matagal siya naging tauhan ni Katrina? Yung pala, kakampi niya si Doña Corazon. Kaya nga eh. Nakakagulat yung mga pangyayari kagabi. Isipin mo, si Rolling inutusan ni Katrina para patayin si Doña Corazon. Pero hindi niya naman ginawa ito. Mas nag-usap silang dalawa para ipeke lahat. Para isipin ni Katrina na pinatay na nga niya si Doña Corazon. Yung pala, nagpunta lang sa Amerika yung matanda para magpagaling. O edi si Rolling ngayon ang pinakapangunahing testigo laban kay Katrina. Nay, naisip ko lang, kung may iniutos si Katrina kay Rolly para gawin, pwedeng sinuway niya to. Pwedeng may inutos si Katrina kay Rolly na hindi niya ginawa. Anong ibig mong sabihin? Kung pinaubaya po ni Katrina kay Rolly si Rina, pwedeng wala siya ginawang masama sa bata. Posibleng buhay si Rina at ligtas. Rolly, handa ng pagkain mo. Bilisan mo dyan, anak. Opo, matatapos na po ako. Ay, ilan lang ba itong pirasong damit na dala-dala mo? Isang bag lang ba itong dala mo? Ay, dati-rati, hindi magkasya ang ilang pirasong damit sa'yo, ha? Ang nagmamadali kang mag-impake, eh, pupuntahan ka ba? Wala po. Bakit kailangan mo magdala ng baril? Ano? Wala to yung nai. Huwag ko kayo maglala. Paano ako hindi mag-aalala? Hindi ugali ng tao ang magdala ng baril. Maliba na lang kung siya'y nasa panganib o may ginagawang krimen. Alin ka doon, anak? Wala akong ginagawang masama, Inay. Maniwala ko kayo sa akin. Rolly, magtapag ka sa akin. Nung mahabang panahon na hindi ka man lamang dumadalaw, malaki pag kita sa akin.
anong trabaho ang pinasok mo? Huwag niyo na akong alamin. Hindi rin naman niyo maintindihan. Hindi ninyo magugustuhan ang sagot ko. Buisip na Ronnie niyan. Nang dahil sa kanya, nasira ang lahat ng plano ko. Gumawa ka ng paraan para hindi siya makatestigo. Anong gusto mong gawin ko? Bahala ka na. Kahit ano, kilala mo naman si Ronnie, di ba? Gumawa ka ng isang mahalagang bagay sa kanya. At yun ang gawin mong susi para matanggal ang kamandag ng asa yan. Sinabi ko naman kasi sa'yo noong pe, na huwag ka magtitiwala sa lalaking yan. Ano ka ba? Magsisisihan pa ba naman tayo? Eh siya nung lagi ko narasahan, siya lagi nakakatupad ng mga utos ko, hindi katulad mo, lagi kapal pa! Sigurado ka ba? Ano ibig mong sabihin? Sigurado ka ba sa lahat ng inuutos mo yung ginagawa niya? O baka nagkukunwari lang siya? Katulad ng pagkukunwari niya sa pagpatay kay Corazon? Son, totoo ho ba ang balita na inareso si Tita Katrina kagabi? Oo. Sa kasalukuyan, nabubulok siya sa kulungan. Ibig sabihin po noon, pwede na ako magpakita? Pwede ko nang dalawin sila Maria Tela? Hindi, Rina. Kahit nakakulong si Katrina, hindi pa tayo nakakasiguro sa tagumpay natin. Hindi pa siya nakakatulad. At isa pa, maraming tauhan si Katrina. Kaya dapat mag-ingat tayo. Pakabalikan tayo. At saktan tayo ng babaeng yan. Anak, ba't naglilihim ka sa akin? Hindi ka naman dating ganyan. Mas mabuti na po itong wala kayong nalalaman, Inay. Holly, nawalan na ako ng isang anak. Namatay si Bianca dahil sa karasa. Ayokong mangyari ito sa iyo. Hindi ko na makakayanan. Hindi ko na makakayanan. Kaya ako nga ito ginagawa ito. Dahil kay Bianca, Inay. Ano ibig mo sabihin? Ipinaghihiganti mo siya. Alam mo ba kung sino pumatay sa kanya? Salita ka, Rolly. Sinong pumatay sa kapatid mo? Magsalita ka! Sumagot ka! Ako! Ako ang may sala. Ako ang pumatay kay Bianca, Inay. Inay! Nagsimula akong magtrabaho dun dahil humingi sa akin ng tulong si Bianca laban sa kanagawin si Katrina Rodriguez. Matagal na daw may atraso itong tao sa kanya. Kailangan niya itong gantihan. Kaya pumasok ko nung bilang tauhan ni Katrina. Parang nalaman kong bawat dinos niya. Pero painit na painit ang labanan nila ni Bianca. Hindi nagtagal. Nagdesisyon siyang tapusin ang alitan nila ni Bianca. Isang gabi, pinatawag ako ni Katrina para mag-deliver ng regalo. Para daw ito sa isang kaibigan gusto niyang supresahin. Wala naman akong awa naman sa mga plano niya. Hindi ko alam kung para kanino to. Kaya dinala akong pakete sa bahay. Naghintay ako sa kotse.
lamang ang bahay. Inaalam kong sinong kaibigan ang tinutukoy ni Katrina. Adun ko siya nakita. Si Bianca. Saka ko lang na malayan na may masamang balak si Katrina sa kanya. Sinubukan ko siyang malaan. Sinubukan iligtas. Pero hindi ako. Sumabog ang pangete. Namatay si Bianca. At ako may kasalanan. Dahil ako nagdala kay Bianca ng bombang pumatay sa kanya. Ako! Nawalan kayo ng anak dahil sa akin. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko! Kailan mo siguro ko na kailanman hindi magtatagumpay si Katrina. Kailan makita ko siyang nagdurusa. Kung gano'n, ano ipagkaib mo kay Katrina? Ano? Paghihiganting itinatago mo. Siya unti-unti sisira sa puso mo. Unti-unti mawasak sa kaluluwa mo. At habang daladala mo ito sa loob mo, hindi-hindi makakahanap ng katahimikan. Hello, Roque. Hello? Sino to? Julio. Julio Reynoso, pare. Langya, Julio. Kumusta ka na? Ano na ang nangyari sa'yo? Pagkatapos natin mag-iwahiwalay sa preso, hindi tayo nakita. Nasaan ka na ngayon? Okay lang, pare. Nasa isang bayan lang tayo eh. Nagtatrabaho ko sa dati ko Siota. Si Katrina Rodriguez. Aba, iba na talaga maganda lalaki, no? Siota mo yon? Sikat ka, ha? Siya nga pala, ba't ka napatawag? Wala, pare. Kailangan ko kasi ng tulong mo eh. Malinis pa rin ba kayo magtrabaho ng mga bata mo? Siyempre naman. Ako pa. O sige, puntaan mo ako at tsak, hindi ka mapapahamak. Alam ba ang lugar ko kung nasaan? Ito ba yung dati mong bodega, pare? Sa Balagtas Street? Alam ko pa rin yan. O paano, magkita tayo mamaya ron. May dadalhin akong bisita sa'yo. Ha? Salamat pare ha. Kita tayo mamaya. Sige. Wala akong lambat sa aming orason. Wala. Ano? Ulit din mo nga sinabi mo? Aalis na ako dito. Mang ibang bayan na ako! Nasisinaan ka na ba ng ulo? Ano ba nangyayin? Ba't nagkaganyan ang desisyon mo?
Kailangan ako ng inay ko. Matanda na siya, bulag pa. At ako na lang ang titira niyang kamag-anak. Hindi ko siya kayang iwan. Kalokohan! Matagal ng bulag ang inay mo. Sanay na siya mabuhay na mag-isa. Sabihin mo sa akin, ano ba talagang dahilan? Bakit mo ko tatalikuran? Napapagod na ako sa ganitong buhay. Gusto ko nang malagay sa tahimik kasama ang inay ko. Gusto ko nang lumuyo sa lugar na ito. Pakiramdam ko kasi, abang tumatagal ako dito, unti-unti na ako naawang sa kasama ni Katrina. Rolly, ikaw ba yan? Opo. Bata ka. May pakapapapa pa. Wala namang hindi mo bahay ito, ah. Saan ka ba galing? Ha? Kumain ka na ba?